umuulan guys. Pero eto kuminto konti, so gumagawa tayo ng paraan para makapag video. Yan. Palibot na yan guys. Andun yung kalsada. Andyan na naman yung ambon. Sandali lang siya huminto. Pero aambon na naman. At may hangin. So, guys, pupunta tayo doon, no? Agpasik ka ni Manong Ko. Welcome to the farm, mga ka-PH. Bota ang ating sakay ngayon. Let's give rest to Mio. Yes, yes. Thank you. Yan, madamamit nga paraep ni Batch Reynald Francisco. At ito naman si Manong, madama nga agsugot. This was planted 2 weeks ago, and because of continuous rain, some of the plants perished, so they need to be replanted. So this is it, pansit ang pamerienda, mga ka-PH, dito ang main event natin. Panoorin muna natin ang paligid. Madilim. Ganito ang panahon pag farming time. May mga araw din na sobrang lamig. Sa madalas na ulan ay sobra ang tubig sa buong paligid. Umaapaw ang irrigation canal at binabaha ang mga bahay na malapit dito. Sila yung agsikka guys. Lapit tayo doon. Oops. Oops. Konting ingat. Baka mahulog tayo. Ayan si Manong guys. Oo, ang galing. Diba? Yan ang lalaking astig. Marunong sa lahat ng bagay. Hindi lang sa trabaho ng lalaki. Magaling pa sa trabaho ng babae. E di saan ka pa kumpleto, di ba kuya? Galing ah. Baka mamaya si ate makita tumuti dyan nga Agra FM. Apa, masiga pa si ate, no? Negosyante, tapos umaypay to farm. Di ba nakaka-encourage? Magandang huwaran si kuya at ate. Diba? Guys, Taiwan kohol. Ito ang mga naninira sa mga bagong tanim na palay. Mahirap silang patayin lalo na tag-ulan. Look, caught in the act si kohol. Madama nga mangantipagay. Ang area na ito ay kailangan din ng sugot para mapalitan yung mga namatay na palay. Mga ka-PH, red eggs kayo dyan. Just kidding guys, hindi sila pwedeng kainin. Yan ang itlog ng kuhol. Isang kuhol lang pero madami ang itlog kaya mabilis silang dumami. Madami sila guys, oh. Nanggigigil ako. Gusto ko silang tirisin. Mga ka-PH, this is our second event, para F-Day.
Tara guys, lapitan natin sila. Sabi ko sa kanila, kung sino unang matapos, pwede nang umuwi. Sagot naman ng dalawa, wala kaming sasakyan, nakiangkas kami kay kuya, yun o, yung nahuli ang takap. To make the story short mga ka-PH, kontrata ang usapan at mahal na ngayon ang magpasika at magparaep guys. At sana tumaas din ang presyo ng palay sa anihan season para everybody happy. Malaki ang budget para sa rice farm. Per hektar ito ang presyuhan ngayon. Unang pasada ng Tractor 35. Daytoy J Araduen na Tidaga. Then, pangalawang pasada ng Tractor. Another 35 ulit. Isundo ti Paluglugnan bago maraepan. Tapos yung Pasika 5K. Paraep 6K, Bini at Ganagan, meron ding galing DA pero hindi sapat, so meron ka pang bibilhin sa mga susunod na Ganagan, fertilizer, mga ganon. Sa pangalawang pasada ay pwedeng gamitan ng kuliglig, bale mas tipid konti, bale fuel na lang yung gagastusin mo, so yun, malaki talaga guys pag nag-farm, dapat may nakalaan na budget. So yan ang konting update. Ito ay base lang sa experience namin. Hindi ko alam sa iba. Siguro may mga konting differences pero alam na natin yan. San tupay tay pamerienda, kun into no malpas damutun kun tay tupay painom gin wenno Red Horse sa adan tumut partner na nga kaliente. Pero yung iba naman meron pa rin may gusto ng arawan guys eh. Ang bayad naman ng arawan ay 500. Yung iba wala ng pamerienda yon. Depende sa usapan o kaya depende kung gusto mo ring magbigay ng ano na lang, giveaway na lang yung pamerienda ganun. Pero yung iba, 450, required ka na magbigay ng merienda. Ganun din guys sa Agsik ka, parang the same price pa rin sila. So yun, depende sa usapan ng magpatrabaho tsaka yung magtatrabaho. Meron naman silang agreement eh, so give and take. Dahil nga ang farming season natin dito sa Santa Ana ay natatapat sa Christmas season, so yung mga bagay-bagay na yan eh madaling pag-usapan. Christmas is giving, ika nga. Panoorin natin guys. Yun, naka-green, mabilis siya. Yun, magaling, di ba? So, mga ka-PH, malapit nang matapos ang event natin dito sa Palayan. Sana nagustuhan nyo ang ating palabas, pasika at paraep. Goodbye all!